Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili sila roon ng kaunting panahon at nagbabautismo ng mga tao. Samantala si Juan ay nagbabautismo naman sa Enon, malapit sa Salim sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa ritual ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guro, naalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan na inyong pinatotohanan? Siya po ay nagbabautismo rin at nagpupuntahan sa kanya ang lahat. Sumagot si Juan. Walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauna sa kanya. Sa isang kasalan ng babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag narinig niya ang tinig nito. Gayun din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Kinakailangan siya ang maging dakila at ako na may maging mababa. Ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinapatotohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang naniniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na ang sinabi ng Diyos ay totoo. Ang isinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, sapagkat lubusang ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang espiritu. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos.